Leon. Gabi. Hi, guys. Punta kami ng sister na. Close pa yung train. Hey guys, nandito na kami, nakarating na kami. Sobrang hangin. Halos nahulog na yung mga sanga-sanga ng mga puno. Dito na kami sa church. Late yung train namin. Sobrang daming tao, nakapagsiksikan kami. Ayan. Dito na kami. Ito pala ay sugat na. Nung dry yung lips ko, tapos ginaganyan-ganyan ko. Ito bigla kong ginanon. Yan. Nasugat lalo, girl. Galing na. Dito na kami sa church. Hey guys, so dito kami sa Lidl. Kasama ko si Bru. Yan, mga Team Bionda. Pero mas light yung color. Sa akin, orange na. Wala na pa fade na. Naghahanap kami ng pang-exchange gift. Ayun! Takore! Brava. Takore. Ito stapane din, no? 20. Ang cute naman ito. Yeah. Akin na lang yan. Ang cute naman ito. Ano lang siya? 69. Tapos ito, Dollhouse, 59. Hanap pa tayo. Ano yung... Blower! I need blower. 15 euro. What a bitch. Magkano kaya to? Ano siya set? Maganda tong ano gift. Wala kung kanino kayo bibigay. Ano yan? Ano yan? Oo nga na, magkano yan? 35. Ang ganda naman yan. Scarperia. Parang para na silang IKEA. Fireworks. Ace ni Bru. Okay naman to, di ba? 20 din. Ginagamitin yan, no? Kaya nga, ano ang nakakatakot lang? Kaya ito. Sige, may mga regla. Ano, masajatore ba? Ito na lang masajatore. Magkano ba yun? Mahal. 30. 10 euro yung pew. Ang dami hanggang dun sa dulo. Tapos yan, ang dami, dami, dami. Choices. 20 euro lang yan, bro. Itong frozen na to. Ano ba to? Ba, para okay. Oo. Hindi, parang maganda to. Lagyan ng baso. Ang cute nga, no? 20 euro lang. Di ba? Ang ganda pa na kulay. Porta baso kung support. Then ako, isang tabig lang yan sa mga anak ko. Isang tabig lang yan. Ha? Ay, popcorn tinituri na lang. Ano yun? Parang ang laki nito. No, wag yan. Bigat. Buwara weso. Maroon, no. Ay, mura yan. Mura naman, laki yan. Kaya, eh, paano namin ito dadalhin sa bahay? Ano ba ngayon? Oo, yan ang gusto ni Claudine. Babo na tayo. Sabi niya, babo na tayo. Bolo. Ano daw, yung Elsa daw.
Drone ba to? Christmas cards. Huh? Alin? Ito, parang ano. Yeah. Ang cute talaga, bro. 25 lang. Pero mas maganda yung maliit. Oo nga. Pero saan ba sila? 5 euro di diferensya dahi. Christmas naman. Bakit? Magkano yun? Give love on Christmas. Di ba ka 25 din? Ang laki ng regalo mo! Ang laki! Grabe ng hangin, oh. Pumili lang ako nitong Rooster Croissant. Para kay Cloudy na kay Zion. Kasi baka maguto na naman. Although kumain na sila na McDo. Yan. Alam mo naman ang mga bata guto. Oo, baka maghingi na naman. At least meron akong tinapay. Nakita din pala namin si Kuya. Si Kuya at si Ate Mel. Nag-space na sila. Akad muna kami ha at sobrang hangin. Kaya tayo nagiging masaya, nakakapagbigay tayo sa Panginoon. Pero ang tanong mga kapatid, anong nangyari sa loob ng mga buwang lumipas? Bakit parang ang hirap nating magbigay? Parang ang hirap dumukot sa mga panahon yun? Siguro ho mga kapatid, simple lang ho. Hindi natin maramdaman, hindi natin makita ang pagpapala ng Diyos sa mga panahon na ang sweldo natin ay sapat lang. Sa mga panahon na sa tingin natin, parang kulang pa ang ating mga sweldo sa ating mga gastusin. Parang kulang ang pagpapala ng Diyos. Hindi natin magawang maging masaya dahil iba yung tinitignan natin. Sa halip na makita natin ay yung pagpapala ng Diyos, ang katugunan ng Diyos sa ating mga pangangailangan, mas nakikita natin ang kakulangan. Mas nakikita natin ang magiging mga problema. Kaya nga yung gratefulness na dapat nasa sa puso natin, napapalitan ng loneliness, worriness, tayo ay stress sa ating mga buhay. Mga kapatid, tayo mga Kristiyano, alam natin na sa anong panahon ng ating buhay, ang Panginoon laging may nakahandang pagpapala. Saan man tayo magdating, ang Panginoon mananatiling tapat sa atin. Tayo upang lahat dito ay may relasyon sa Panginoon? So kung inaamin ho ng bawat isa sa atin na tayo ay may relasyon sa Panginoon, dapat alam din ho natin na walang relasyon na isa lang ang nagbibigay. Walang relasyon na isa lang ang nagtatapat. Sa pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay, alam natin sa mga sarili natin na tayo ay may dapat gawin, na tayo ay may partisipasyon. Hindi lang tayo pwedeng tatanggap mga kapatid. Nararapat din tayo magbahagi, magbigay. Ibalik natin ang para sa Panginoon. Sa bawat pagtatapat niya sa ating mga buhay, nararapat tayong tumugon ng may katapatan. Subalit mga kapatid, paano tayo makakatubon? Paano tayo magtatapat? Kung hindi natin makikita, kung hindi natin mararamdaman, kung hindi natin ma-appreciate ang bawat pagpapala niya sa mga buhay natin. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Okay, photo me. Okay. Yay! Yay! Yay!
patiently naman ang baby ni Mama. It's already 6. Naiwan kami nung train. Kaya dito na kami sa train station mag-antay. It's 9:12. Nandito na kami sa Rome. Tinutulungan ko lang si Beb maglinis ng van kasi bukas may trabaho. Na-late kami sa train nun ng 25 minutes. So, nakarating na kami dito ng mga 7, mag-8, ganun. Yan yun. Sobrang lamig kanina. Ang lakas ng hangin dun. Dito sa Roma, hindi. Walang hangin. Pero dun, sobra. Parang magigiba yung mga yer. Nakita nyo naman kanina, no? So, yun. Tutulungan ko muna si Beb kasi para makauwi kami ng maga. Laters.